ito yung nangyari sa akin sa Nvidia na ano. So yung last week na nung galing ako doon sa Ohio, before ako umalis doon, bumili ako ng Nvidia nung November 4 dito sa 287, bumili ako ng yung 100 shares nga. Tapos nung binili ko to siya, tapos kasi gusto ko lang na quick money ba na ano. So eto siya nung November 4, Thursday. Tapos nag-sell kaagad din ako ng, at the same time nag-ano rin kaagad ako kaagad ng covered call ng para sa November 25, kasi closing date yung November 5, closing yung November 5. Tapos yung pagbili ko nito, ang premium ng 280, mukhang 289 or 288, yung ganun lang na inano ko, kasi quick ano lang ang ano ko noon ba na ano, nasa $6 and palagay natin $7 yung premium niya. So nakatanggap ako noon ng 700 na ano. So tumaas ng tumaas sa November 4 hanggang sa umabot siya ng 307. Umabot siya ng 307. Actually, umabot to ng 300, ano eh, 320 that day yata na ano. Kaya ang premium neto, umabot siya ng $26 na ano. Pero tumaas din yung ano ko, yung stocks ng Nvidia. So kinlose ko yung ano ko, yung premium ko, yung covered call ko. So natalo ako na noon ng sa premium ko, natalo ako noon ng almost ano yata, almost 2,000, nasa mga 1,700 ang ano ko, ang talo ko, 1,600 ganun. Kasi kinlose ko yun siya. Kasi I was hoping na baka tataas pa tong Nvidia, baka aabot to ng 350. So, mamiss ko yung ano na yun, yung pagtaas ba. So, pagbenta ko kaagad noon, pag close ko ng ano ko, ayun, bumaba siya. Nag-ano sa ano, sa 296. So, nabili ko yun siya ng 280 na ano, 288 yata, oh, ganun nabili ko siya. So, you know, ang talo ko lang talaga noon is nasa mga 1,000 lang yata. Pero nabalik ko rin kasi naibenta ko rin siya ulit nung kinabukasan rin na ano, na tumaas siya. Kaya na ano. Kaya yun lang ang ayaw ko sa ano, sa covered call. Kasi pag bumaba kasi siya, you know, maghintay ka na naman ng ano. Hindi siya, pag tumaas din siya kasi, tumataas din yung premium. Kaya inaano ko nga na, siguro pag magkuha ka ng covered call, kung magkano yung premium na nakuha mo doon, iano mo rin siguro siya ng ano, ng yung call option lang siya in case na mag shoot up pataas yung ano, yung stocks na yon, you know, may profit ka pa rin. Pero kung mag shoot down siya, you know, at least nag break even ka na lang doon, or talo ka lang dahil sa stocks na bumaba siya.